Hello guys, welcome back po sa aking channel. So, ibabahagi ko po sa inyo ang ritual na aking ginagawa tuwing Friday. So guys, kung hindi niyo magawa ito ng Friday, gawin po ninyo ito ng Tuesday. Ngayon guys, kung ano naman po ang araw na available kayo, basta umaga ko, mga ganitong oras, pwede na po ninyo itong gawin guys. So, kung maaari lamang po, ay Friday ninyo gawin guys. So, ito po ay orasyon o isang ritual. Isang ritual sa inyong mga negosyo. Ito guys ay mahalaga po na ang bawat kaganapan sa ating buhay, kagaya po ng ating mga negosyo, kailangan po natin yan bigyan ng tuon, gaya po ng mga pampaswerte guys. Maniwala kayo't sa hindi, talagang kailangan ninyong alisin ang mga negative na nakapaligid sa inyong mga negosyo. Dahil ang negosyo, hindi po yan palaging nag-o-overflow ng income. May mga time talaga na nagiging down siya. Yan po yung mga nababahiran po ng negative, kagaya po ng mga inggit ng ating mga kapwa. Ganyan guys. So, sa loob ng bahay, pwede naman po natin gawin ang ritual na ito guys. So, ano po yung kailangan natin? Ito guys, kailangan po natin na maliit na ganito lamang siya. Kasi negosyo nga natin siya guys. So, kumuha kayo ng mga ganito yung hindi po maano yung apoy. Ang gawin po ninyo guys, palingas po kayo ng uling. And then, kailangan po ninyo ng balat ng sibuyas. Ito yung balat ng sibuyas, guys. Pag umuusok na siya, ito yung guys, may konting usok na siya kasi inumpisahan ko na siya. Kapag may unting usok na siya, magwisik po kayo ng asukal. Asukal, guys. Lagi ninyong tatandaan. Uling, sibuyas, at asukal. Ito'y napakabisang ritual sa inyong mga negosyo. Sa inyong mga bahay. Importante po dito talaga yung negosyo. Dito guys, mag-focus tayo sa negosyo. Ito po yung mag-aalis ng mga negatibong nakapaligid sa inyong negosyo. Dahil sa pandemic na ating pinagdadaanan ngayon, nasa marami pong mga problema guys. So, halos lahat po ng mga established na mga ano guys, talagang bumabagsak po ang ekonomiya. So ito po yung isa sa mga pamamaraan para po yung mumunting negosyo ninyo o kaya yung mga ano guys ay hindi po talagang bumabagsak na ano po unti-unti ano guys. Ito ay mag-increase, mag-a-attract ho ng pera. So gawin ninyo to guys, ipaikot ninyo sa inyong mga negosyo. Dapat ho maano yung amoy ng sibuyas, yung asukal, dapat ho mausok na mausok talaga siya din. Ipaikot po ninyo sa inyong guys. Kung meron kayong mga bell o kaya yung ano, magpatugtog po kayo ng malalakas kasi po yung frequency po ng lalo na po sa yung mga radio, yung frequency po niyan guys, yan po ay nagpapataas po ng vibration niyo tuwing mag-o-open kayo ng inyong mga negosyo. Napaka-importante po na tuwing umaga, pag nag-open na po kayo ng inyong mga negosyo guys, magpatugtog po kayo ng radio, yung stereo. Kasi guys, yung antenna niyan, yung mga ano niyan na may frequency po yan sa universe. So, maniwala kayo't sa hindi. Ito po ay isang ritual na napakabisa sa negosyo niyo guys. Ito'y mag-aalis. Pwede naman ho rin yung gawin sa inyong bahay. And then, kung naiirita ho yung mga kasama ninyo sa bahay guys, huwag ho ninyong gawin ng araw-araw. Pwede na po ninyo itong gawin ng, ano guys, ng Martes at Biyernes. Pero napaka-importante ho na gawin ninyo ito ng cleansing ng bawat Biyernes sa inyong bahay. Sa inyong tindahan, sa inyong mga negosyo, sa inyong mga ano guys, lahat-lahat gawin ninyo ang lahat para po mahugas talaga yung kamalasan. Kasi may mga dahilan kung bakit ho nagkakaroon tayo ng sobra o matinding kahirapan sa buhay. Na kahit anong pagsisikap ho natin, talagang pinapalo ho tayo ng mga matitinding problema. Na kahit anong gawin natin guys, lahat ho tayo may pinagdadaanan na problema. So kailangan talaga nating anuhin ang ating mga sarili para malabanan natin bagay na yan guys. So ito ko yung simpleng ritual sa inyong mga negosyo. Ito pakatatandaan ninyo guys na kahit ano pa kaganda o kahit kaano pa kaya kamamahalin ang inyong mga tinitinda, kahit ano pang mga ano guys, kung wala kayong pangpaakit ng swerte, ang inyong mga negosyo ay walang pupuntahan. So napaka importante na magkaroon kayo ng kaalaman sa mga pampaswerte. Yung mga ano guys, yung mga feng shui, yung mga ano guys, kailangan ninyong ano yan, kailangan makinig kayo.
para hindi gugulpo ng isang ano na lang yung mga negosyo. Hindi ko ibig sabihin na yung mga marami kaming ganito, marami kaming mga kaibigan, marami kayong bibili ganito. Hindi ko yan nakukuha. Alam nyo ba na mostly ang mga customer o yung mga ano guys na bumibili sa inyo, yung mga hindi ninyo kilala. Mostly ko na yung, lalo na ko yung mga kilala ninyo na ayaw kayong umasenso, hindi ko yan bibili sa inyo guys. So, pakatatandaan ninyo yan. Pakatatandaan ninyo, huwag niyong ipagyayabang na marami kayong mga bisita, marami kayong mga kaibigan, sikat kami, ganyan. Huwag din yung ano yan sa inyong mga sarili. Be humble po. Be kind. Kasi, ang blessings darating yan. Huwag mong asahan sa iba, sa mga kilala mo, sa mga ano. Ang blessings yan po sa iyong dumarating in unexpected way. So, ito lamang guys. At maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At God bless po.